So, tanggalin lang po natin yung scam dahil hindi po siya healthy para sa ating chicken pork adobo. So, 2 portion pang ginawa ko. Inuna ko muna yung baboy. So, itataas ko lang po yung apoy sa at least mga 240 o hanggang 380 degrees. Meron po ako measurement kanina. Hindi ko na lang pinakita. But, kailangan po niya kumulo at magpalambot. So, ang ginagamit ko po dito ay yung wok. Ayan po. Wok. Make sure na malinis po kasi kadalasan kinakalawang po siya. So, make sure na ilinisin yung mabuti. And then punasan, after na hugasan, punasan nyo agad para hindi siya mangalawang. Yun po ang ating technique. So, ayan. Ingat lang po pag gumagamit kayo ng kahoy. Kasi dito sa pinakadulo, mainit. Meron siya mga kumisingaw yung kanyang fluid. Malabas. Pwede po kayo mapasok. So, bring to a boil hanggang sa lumambot. So, as you can see, kanina, tinigil natin yung pag-alis ng dumi, yung scum. So, pag kumulo po siya uli, lalabas po uli yan. So, tsaga-tsaga lang naman po. Para din po sa health po natin. Tsagaan lang. Okay? So after a few minutes, babalikan po natin. And then check natin yung tenderness niya. Pwede na. Pag pamaeta try natin yung fork. Tutusukin natin yung fork. Pag hindi na siya sumama, and then okay na siya. And then, titimplahin na natin siya. And then, pwede natin muna siyang isote or i-cameralize o lutuin ng samantika ng bahagya hanggang mag-brown. Or pwede naman as is na. So, depende po. But me, I prefer na medyo prituhin pa natin. And i-reduce muna natin yung water. Kasi yung water na ginamit ko dyan, hindi yung water na galing sa mineral water or sa purified water. So, ano lang po yan. Sa gripo lang po yan. So, uubusin po natin siya. At pagka pala gumagamit kayo ng kalan na ganito, make sure na babantayan nyo kasi pwede magkasunog. So, quarantine pa naman para hindi na po tayo nakaka-istorbo sa ating mga frontliner. So, better na meron kayo, make sure na meron kayo nakaready na tubig. Yes, just in case na magkaroon ng problema. Okay po? Okay, balikan po natin hanggang sa ma-reduce yung water, hanggang lumambot yung laman, and then i-update ko po kayo agad. And malapit na maubos yung water, as you can see, konti na lang. So, para ma-maximize natin yung heat, takpan lang natin siya habang pwede pa. So, wala akong malaking takip. So, inintay ko muna siya ma-reduce yung water niya para pwede na siyang sakluban. And balikan natin siya pagka wala ng tubig at i-fry na natin siya ng konti. Iba-brown lang. Isasama ko na rin yung chicken. And then, titimplahan ko na siya for adobo. Okay? See you in a while. So, pinaghalo ko na yung chicken. So, pinaghalo ko na yung chicken.
Hindi ko pala na-start yung kanina. So, nalagay na natin yung sihir. Pag-ground lang natin siya ng konti. Ayan. Andahan lang. Make sure na ingat din kung nainit yung ating kalam. Sarap ng baboy. Sarap papakin. Posting na. Okay. Okay. Ito, nahalo ko na po ang pork and chicken. Ito, nahalo-haloin na po natin siya. So, ngayon pa lang, ulam na. Pero na siyang ulamin, actually. Pero, hindi pa sa lagay pa natin yung ating pinaghalong here. Ayan. So, bawang, paminta, suka, and toyo. Hinalo ko na po siya with sugar and bay leaves. Okay? So, ginagawa ko po is naset aside ko muna to. Bawa ko na isang space. Ayan. Salit po ang bawang. Para na, para na, camera light ng konti. After a meat, so, hindi ko na tinanggal yung balat ng bawang to add more texture sa atong pong niluto to. Pwede na po natin ihalo ang ating sambal. And then, water. Like 1 cup or half cup lang. And later, we'll add salt to taste. Okay, see you around.